Hello mga ka-Famaril! Andito tayo ngayon para magluto tayo ng sweet and spicy buttered shrimp. So, ito yung mga ingredients natin. Mag-ready lang tayo ng kawali. Painitin lang natin siya bago natin ilagay yung butter. Una natin ilagay yung butter and isunod natin yung garlic. So, makikita nyo dyan, magkasama na yung butter at garlic ko. So, halu-haluin lang natin hanggang mag-golden brown. Kapag malapit na ito mag-golden brown, i-prepare na natin yung sibuyas. Yung sibuyas na yung isusunod natin ilagay dito. Ilagay na natin sa pan ang sibuyas. Halu-haluin lang natin ito kasama ng garlic. Hintayin lang natin maluto. At kapag luto na ang garlic and onion natin, isusunod na natin ilagay ang hipon. So, dahan-dahan lang natin siyang ilagay. And then, hintayin natin siyang mag-orange. Kapag nag-orange ng isang side, baliktarin natin ito maya-maya lang. Pwede na natin baliktarin ito. So, baliktarin lang natin siya isa-isa. Dahan-dahan lang pagbaliktad para hindi masira ang ating hipon. Hayaan lang muna natin maluto naman ang kabilang side. Kapag luto na ang ating hipon, halu-haluin lang natin ito saglit and iset aside muna natin siya para hindi siya ma-overcook. Sa naiwang pan, i-ready naman natin ng sauce. Meron tayong 2 tablespoons of ketchup. Banana ketchup ang gamit natin. Next naman natin ihalo ang soy sauce, toyo, o pwede rin naman natin gamitin ang oyster sauce kung wala tayong toyo. 1 tablespoon lang yung ginamit ko dyan. I-mix lang natin ng maigi yung sauce natin. Mapapansin nyo, medyo dumami yung sauce ko. Nagdagdag lang ako ng 2 tablespoon of banana ketchup. Depende sa inyo kung gusto nyo na mas maraming sauce, magdagdag lang kayo ng ketchup. And then, ibalik na natin sa pan yung hipon na sinet aside natin earlier. Haluin lang natin ng maigi para madistribute natin yung sauce ng maayos. And then, kung feeling natin medyo malapot yung sauce, pwede naman tayo mag-add ng water. Optional lang din ang pag-a-add ng sugar. In my case, nagdagdag lang ako ng sugar para mas dama ko yung tamis. And then, black pepper. Pwede naman powder o kahit yung durog. And then, mix lang natin. Pansin ko lang medyo malapot yung sauce ko, so I decided na maglagay ng konting water. Kayo nang bahala kung gano'ng karami. Medyo gusto ko lang din na malapot yung sauce pero hindi naman yung sobrang lapot. So nagdagdag ako ng konting water. Kapag paluto na yung hipon natin, pwede na natin i-add yung
siling green natin. 1 siling green lang nilagay ko para hindi naman siya ganun kaanghang. Syempre ayaw naman natin ng sobrang anghang. So gusto ko lang yung nagko-complement yung tamis at anghang. So okay na to, luto na to. Pwede na nating i-prepare ang hapagkainan. Tada! Let's eat! Ito nga pala ang mga sangkap na ginamit ko sa ating sweet and spicy buttered shrimp. Please do like, share, follow, and subscribe to my channel. Thank you!